So ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng marak or soup. Ang mga Israeli kasi, hindi kompleto ang pagkain nila kung walang soup. So ngayon, gagawa tayo ng yellow soup. Ito kasi yung pinaka-favorite ng aking alaga, kaya ito ang aking i-share sa inyo. So unang-una, gagamit tayo ng kalabasa, ng carrots, patatas, at kamote. Gagamit din tayo ng sibuyas, bawang hindi, sibuyas only. Hindi sila mahilig sa bawang, lalo na pagka-soup. And then, ang ating shamir, or sa English ay dill. Para siyang Christmas tree. Dill. The favorite kasi ito ng alaga ko sa soup. Kaya ito ang nilalagay ko. Tapos, ang ating krema sa ibabaw. Parang sa atin naman ay nestle cream. Ilalagay ko to sa pinaka-ibabaw pagluto na ang ating soup. So, tara. Simulan na natin. First, balatan natin ang ating sibuyas. By the way nga pala, shout out nga pala kay Ate Cherry Lou Aying kasi siya ang nagtanong sa akin kung paano daw gumawa ng yellow soup na napanood niya doon sa aking vlog na A Day in My Life as a Caregiver. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ilalagay ko po yung description box below. Ang pag-i-slice po ng ating patatas, any shape po, gawa ng i-blender naman natin siya mamaya. So ngayon naman ang ating carrots. Carrots, in Hebrew, gezer. Ganun din po, any size, okay lang. Then, sunod naman ang ating sweet potato. In Hebrew, batata. Sobrang daling gawin lang po itong soup na to. And napaka-healthy. Then, sunod naman ang ating squash. Or in Hebrew, glad. Dilat, glad, any. So, uulitin ko lang kung ano po yung mga kailangan natin sa ating yellow soup. First, ang ating sibuyas. Then, ang ating kalabasa at kamote. Pinagsama ko na. Then, patatas and carrots. Then, ito naman yung dill. Then, syempre, kailangan natin ng hot water, ng asin, ng paminta, marak off, or chicken powder. Then, ang ating nestle cream. Then, mixer. Ito yung ginagamit ko pang blender. Napakadali lang po itong gawin, kaya keep on watching! First, painitin muna natin ang ating kaserola. Then, pag mainit na, saka tayo maglagay ng oil. Ang gamit natin ay canola oil. Then, pag mainit na ang ating mantika, lagay na natin ang ating sibuyas. Then, inuuna kong ilagay ang mga matitigas, gaya ng sweet potato and yung squash. Then, sunod naman ang ating potato or tapuwak adama and ang ating carrots. Then, shake, shake, shake para lalong manuot ang sibuyas at ang mga gulay. Then, saka na natin siya titimplahan. White pepper ang gamit ko. Gawa ng 100 years old na si Lola. Hindi na niya kayang itolerate ang black pepper. Kaya white pepper ang gamit ko. Ngayon naman ay ang ating chicken soup. Chicken powder soup. So, kayo na pong bahalang magtimpla. Depende po sa inyong panglasa. Then, habang nakasalang na po itong ating mga gulay, magpainit na po tayo ng hot water. Then, saka natin ilagay ang ating boiling water.
Ka-level lang po ng gulay ang paglalagay nyo po ng water ha. Then, after 15 minutes, haluin natin. Saka natin ilagay si shamir. Or in English, dill. D-I-L-L. A few moments later. So, pagka ganitong texture, okay na? Pwede na natin siyang i-set aside. So, gagamitan na natin siya nito. Then, after nating i-blender, ibalik natin sa kalan. Then, ilagay na natin ang ating pang-finale, ang ating krema. So, ang paglalagay po ng krema is 100 ml. Estimate ko na kasi siya, kaya hindi ko na sinukat. Pero, sa tubig na ginamit natin dyan is sa 2 liters, 10 ml na krema ang ilagay nyo. Para hindi nakakaumay. Pag nasobrahan kasi, nakakauta. Kaya, limit lang po. Then, ang apoy po is, mahinang apoy lamang. Para hindi siya bumulwak. So, ganito ang texture niya. Lulutuin uli natin siya sa pinakamahinang apoy sa loob ng 5 minutes. So, finish na ang ating yellow soup. Flex ko lang ang ating magandang view. And tada! We're done! Very quick and easy. Paborito po ito ng aking 100 years old na alaga. Ito po yung kanyang pinaka-favorite sa lahat ng aking nilulutong marak. Sana po may natutunan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo every time we uploaded new videos. God bless po!